Kaibigan, napanood natin sa unang aralin ang dakilang tagubili ng ating Panginoong Hesukristo, ang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Mapalad ang bawat isa sa ating kaibigan sapagkat ang Diyos ay naglaan ng kaparaanan upang kamtan natin ang kaligtasan at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Ngunit ang pananampalatayang ito ay nangangailangan ng kapahayagan sa pamamagitan ng bautismo. Pakinggan natin mula kay Bishop Art Ferriol ang ikalawang aralin, ang bautismo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming gagawing pag-tape ng iyong mga salita. Sana ang makarinig nito, mabuksan ang kanilang mga puso, at ikaw ay kanilang papasukin at gawing hari ng kanilang buhay. Pagpalain mo po ang taping na ito at ang mensahe ng iyong salita sa makakarinig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napa sa Galilea si Jesus na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at mag-isampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ang Panginoon ay naparito upang buksan ang kaharian ng Diyos sa bawat isa. Ang pangangaral po nito ang tawag ay ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o ang masayang balita ng kaharian ng Diyos. Ano ang masaya? Bakit tinawag na masayang balita ng kaharian ng Diyos? Ito ay napakasaya sapagkat mapapasok ng tao ang pinakamalaking kapalaran sa kanilang buhay na hindi sa pamagitan ng gawa kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon po ay Ebanghelyo o ang masayang balita ng kaharian ng Diyos. Ang Panginoon na parito at ang kanyang pangaral ay pagpapahayag na bukas ang kaharian ng Diyos ngayon. At ang sino mang ibig pumasok ay maaari nang pumasok. Ang kailangan lamang niya, hindi siya magbabayad ng salapi, hindi siya magpapahirap sa kanyang sarili, hindi siya aanib sa anumang reliyon. Ang kailangan lang ang sabi ng Panginoon, kayo'y mangagsisi, sumampalataya sa Ebanghelyo. Sa mga tweet, napakadali ang pagpasok. Ang pinakamahirap, ang pinakamayaman, ang pinakamasama ay iisang paraan pareho ang kanilang dadaanan. At ito ay ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ang Panginoon bago umalis, ibinigay niya sa mga mananampalataya ng Panginoon ang gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mababasa po natin ito sa Marcos 16, sa 15 at 16, ang wika. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa mga katwid, ang tanging paraan para pumasok sa kaharian ng Diyos, pananampalataya sa Ebanghelyo. Napaka-simple, napakadali.
Ano ang ibig sabihin ng sumampalataya? Ang ibig sabihin, maniwala na ang Panginoon na parito hindi upang humatol, kundi upang magligtas, magpatawad. Ang kailangan lang ay sumampalataya at magpabautismo. Ang tanong, bakit kinakailangan pa ang bautismo? May mga nagsasabi kasi hindi na kailangan ang bautismo. Inyo pong mapapansin na yung pananampalataya, kalahati lang ng kailangan gawin. Ang kabuuan nito, ang pananampalataya, ipahayag sa pamagitan ng bautismo. Kaya bakit magpapabautismo? Una, sapagkat ang bautismo ay kapahayagan ng pananampalataya. Ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. At ang hindi sumampalataya, ang tanong, ay bakit daw hindi nakasama ang bautismo sa hindi magpabautismo ay mapapahamak? Sapagkat ang hindi sumasampalataya ay hindi nagpapabautismo. Sa mga katwid, bakit dapat magpabautismo? Sapagkat ang bautismo, una, utos ito ng Diyos. Ano raw ang gagawin? Sumampalataya at magpabautismo. Ngayon, ano ang bautismo? Ang bautismo po pala, kapag sumampalataya ang isang tao, ibig niyang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ang bautismo pala, pagnanasa, pagpapahayag, na siya ay mahugasan, malinis sa kanyang pananampalataya. Mababasa po natin ito sa mga Gawa 22:16. Ano raw ang gagawin ng utos ng Panginoon? At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tinatawag o tumatawag sa kanyang pangalan. Sa mga katwid, ang pananampalataya ay pagsunod sa utos ng Diyos. Sumampalataya at magpabautismo. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagpapabautismo? Ito po pala paghuhugas ng kasalanan. Pero itong paghuhugas ng kasalanan, mga kapatid, hindi paghuhugas ng karumihan sa ating katawan, kundi paghuhugas ng isang budi. Ang hindi napapatawad, ang hindi nahuhugasan, may maruming budi. Ano ba ang budhing marumi? Budhi na may kamalayan at sumbat ng kasalanan. Conscience. What is a defiled conscience? A defiled conscience is one that has the awareness of guilt, of his sin. He's aware na he is guilty. Ngayon, sa pagbautismo, humihingi siya ng malinis na budhi. Mababasa po natin ito sa Unang Pedro 3:20-21. At nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapainuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Nui, samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatwid 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos na nama sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesu Kristo.
Noong panahon ni Noe, ang nagligtas sa kanila'y ang tubig. Nang sila ay itaas ang tubig, lumutang ang arko, hindi sila nangamatay. Kung hindi lumutang yung arko, matatabunan yung arko ng tubig dahil ang tubig sa panahon ni Noe ay nagtabon ng 22 feet, sabi sa Biblia, ng pinakamataas na bundok. 22 feet ay ang bundok ng Arayat, ng kinatayuan ng Arka ni Noe, hindi naman kataasan, nasa tabing ilog. Pero hindi sila nasira dahil sila'y itinaas ng tubig. Yung tubig palang nagligtas sa kanila sa pagkasira ay larawan ng bautismo. Inyupansinin, hindi sa pag-alis. Ayon sa kahawig ngayon nagliligtas sa makatwid ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Kaya bakit dapat magpabautismo? Ang bautismo pala, kumu ang tao'y nagsisi, sumampalataya ang pangako ng Panginoon na siya ay patatawarin. Kaya ang bautismo ay pagpapahayag na hugasan ka na ng iyong pananampalataya. At ngayon humihingi ka ng malinis na budhi o konsensya. Ano nga ang malinis na konsensya o budhi? Walang kamalayan ng pagsuway. No sense of guilt. No sense of transgression. Bakit? Pinatawad na siya at siya ay nagsisi sa makatwid. Kapag ganon, ang isang mananampalataya, gusto niya na ang buti niya ay maging malinis. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Paghingi ng malinis na budhi sa Panginoon. At ang panghuli, ano pa ang bautismo? At ang bautismo ay pagpapahayag ng biyayang pangloob, yung kung tawagin po ito sa English ay an outward sign of an inward work of God in a man. Ang panglabas na pahayag ng gawa ng Diyos sa loob ng tao. Kaya ang bautismo po ay ginagawa yan publicly. Kaya mo papansin, ang bautismo ay marami ang nakakarinig, maraming saksi na siya ay nagsisi, na siya ay magbabago. Bunga ng paggawa ng Diyos sa kanyang puso. Kaya nariyan, bakit magpapabautismo? Baptism is an outward testimony, an outward sign of an inward work of God in one's heart. Kaya sapagkat ngayon nadama natin na kumilos ang Diyos sa atin at tayo ay kanyang binago, pinatawad, ating ipinapahayag ito sa pamagitan ng bautismo. Sana mga kapatid, sumampalataya tayo sa Panginoon. Ito ang paraan upang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tanggapin natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo at ipahayag natin ito sa pamagitan ng bautismo sa tubig gaya ng utos ng Panginoon. Magpabautismo ka, maghugas ka ng iyong mga kasalanan, tumawag ka sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin, Ama naming Diyos. Pagpalain mo po ang mga salita sa aming puso. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen.